guys, good morning, ngawalang umaga. Tayo may pagagawin yung 300 FB. Bababa natin ang clutch nito. Tapos yung manibela niya, papalitan natin ng bushing. Yung cambio niya, papalitan natin ng bushing. Kasi masyadong maalog na yung kanyang bushing ng cambio niya, guys. Ayan, pisa na natin. So guys, yung bushing dito sa cambio ang ating papalitan. No? Kasi lupay-pay na siya, guys. So tatanggalin natin itong cover na ito. Tatanggalin natin itong manibela nito para mapalitan natin ang bushing. Tatanggalin muna natin itong cover na ito. Yan guys, may mga Philip lang yan, guys. Yan. Tanggal ang sakit. Hugot manibela. May sakit pa ito dito. Ayan guys, ito na po yung binaklas natin yung puno niya. Kasi yung kambiyuhan niya, yung selector niya. Yung sa selector niya. Ito po yan, yung gagalawin natin. Tatanggalin natin itong ginagalaw-galaw natin ito. Ayan. Tatanggalin natin ito kasama itong manibela para mahugot siya, guys. Ayan. Tatanggalin na natin ito. Ayan po, yun ang nangyari dito sa ilalim ng ano ni Sir. Puro kalawang. Ayan o, tatanggalin po natin itong cover na to. Para matanggal natin yung manibela kasi may tornilyuhan po yan. May tinanggal tayo sa ilalim. Ayan. Kinalawang na to, Sir. Bulok na rin. Ayan po, tanggal na po natin yung manibela niya, no? Para palitan yung bushing ng kambiyuhan, no? Ayan. Ayan po yung cover niya, no? Durog ng bushing. Ayan, nagbaba na yung manibela mo, sir. Ayan. Yung bushing kasi dito sa gitna, yun ang papalitan natin yung dito. So dito sa ilalim. Yan po, ito na po yung ating cambio. Tinanggal na po natin yung kanyang pin, yung lock niya. Ito. Hugutin po natin ito, guys. Yan, hugutin po natin ito. Kasama yung bushing niya. Kasi sa pagpasok po nito, kasama yung bushing. Pero itong shafting na ito, papalitan natin ng bago. Yan po, ito yung papalitan natin ng bago. Ito po yung pinapasukan niya. Nakalagay po siya dito. So, ito na po yung bago natin yung machine. Pasok na, ilalagay na lang natin yung pin dito. Ayan, ikakabit na po natin yung kanyang pin, yung lock niya dito. Ikakabit na natin, pupukpukin na natin kasi nilagay na natin yung bagong bushing niya. Lalagyan na po natin itong kanyang lock dito. May lock ito dito. Para hindi matanggal ito.
Ayan guys, isasalpak na po natin itong pinalitan natin ng busing at saka itong rod na to guys. Nakabit na natin susian. Dito na lang natin kukumpletuhin lahat sya. Ayan, itsura nya ngayon. Ayan guys, nakabit na natin isang busing. Kaya parang madilim sya kasi may grasa po syang nilagay natin. Ayan, kakabit na po natin yung shafting nya. Ayan po, nakabit na po natin yung coupling nya. Naisaksak na rin po natin sya guys. Tutormilyon na lang natin ito, tapos lalagay ko kumpletuhin natin ito guys, yung mga cover niya pati sa ilalim. May tinanggal tayo dito sa bracket 212. Ayan, ikabit ko na po itong dandaan, itong utay-utay kung kinakabit itong electrical niya guys. Kukunik ko lang ito rito, may mga socket ito. Nilalagyan na po natin yung mga socket niya. May tatlong connector po ito, socket dito. Tapos ito nalagyan na po natin ng wire. Kukubira na lang natin. Tapos ito lalagyan na natin ng cover itong ilalim niya. Nakakabit na po itong cover natin sa ibabaw. Tapos ito sa ilalim, ginakabit na po natin ito. Ayan. Nalagyan na po natin siya ng mga tornilyo. Ayan, nahigpita na po natin itong coupling niya. Ilalagyan na lang po natin ito. Ayan guys, nalagyan na po natin mga tornilyo. May apat na tornilyo dito sa likod, dalawang Philip. Tapos ito nga, bali apat na Philip sana to. Yung problema po, bulok na itong cover niya. Tapos ibabaw na rin dalawang disc. Ayan, nahigpita na natin yan. Ipita na lang po natin, kakabit natin po yung manibela niya. Ayan po, okay na po, inilagay na natin yung manibela niya. Kompleto na rin po yung cover sa ilalim. Ayan, ganyan lang po ang pagkabit ng busing sa manibela. Ayan. Tapos na po ang ating pinalitan ng busing.